encounter. And sa pagkakaalam ko, sa sarili kong pang-unawa, encounter, ito yung may makikilala ako na hindi ko pa nakilala before. May malalaman ako na higit sa nalalaman ko ngayon. Ang encounter po, base sa pagkakaalam ko ayon sa nag-share sa akin, ito ay isang gawain na kung saan may experience mo kung paano mo kakatagpuin ang Panginoong Jesus. Ininvite ako ng isang ka-church na mag-attend daw kami ng encounter. Parang naging adventure sa akin kasi nagsabihin na yung encounter namin ay sa ibang church gagawin ng din. Dalawang gabi, tatlong araw kami doon, parang naging excited ako doon, ha? Nalaman ko siya nung parang nagsasabi sa akin na masaya doon yung encounter. Tapos, may nag-invite sa akin kasi di ko na alam pa sino nag-invite sa akin. Basta nalaman ko na lang na masaya. Tapos, ayun, kasi masaya naman kasi para naman kay God yung gagawin ko. Like, parang sa isip ko na pag gumating daw na encounter, wala namang mawawala sa akin. Kasi parang experience ko na din yun para ma-encourage ko yung iba na gumating rin ng encounter. Curious ako at kasi atin yung mga ibang church members. Kaya gusto ko. Curious ako dahil alam ko may mangyayari doon na higit pa sa inaasahan ko. Expectation ko. Pagkakalam ko, gawain lang yun ng Lord. Basta sumama lang ako sa kanila. Hindi ko alam kung anong gagawin namin doon. Basta yun lang ang nasa isip ko. Sasama lang ako sa kanila. Bahala na kung ano na doon. Ang isang inaasahan ko rito ay yung mga pagbabago. Transformation. Ibig sabihin po, yung pagbabago spiritually na maaaring higit pang makilala ko rito ang Panginoon at mas marami pang mga malalalim na bagay, spiritual na bagay na pwede kong matutunan. Parang malaki na nung matapos ng encounter, talagang malaki ng ginawa ng Diyos sa buhay ko. Doon ko na kilala ang Panginoon, kung ano ako sa harapan niya, kung ano ang ginawa niya sa buhay ko. And then, doon ko talaga na ano yung pagpapala niya sa buhay ko. Kasi nakilala ko siya kung sino siya sa akin. Doon. Salamat. Thank you, girl. Pagkatapos ko mag-encounter, yung pakiramdam ko sobrang saya. Hindi ko mapaliwanag kasi iba yung ginawa niya sa akin na yung pagkatapos kong encounter, yung mga days na sumunod, parang may nagbabago sa akin. Parang pagka mali yung gagawin ko, may pumapasok sa isip ko na huwag mong gawin. Changes? Marami. Pero alam ko, paglabas ko after encounter, yung puso kong baton naging pusong laman. Inoperahan ng Diyos yung puso ko. Yun lang po. Aba, marami. Lalo na sa isang katulad ko na isang senior citizen na hindi ko ini-expect na sa edad kong ito ay nandun ang possibilities na pwede pala akong mag-preach. But of course, hindi ko naman sinasabi na pwede na akong mag-preach. Kaya ang ibig ko lang po sabihin, true encounter, na pag-aralan po namin yun at napaghalaga ang pag-attend ng encounter
dahil may equip ka. Sabi nga, paano ka makakapagbigay kung wala ka namang ibibigay? So, in the same way na kinakailangan equip tayo o equip ako para mostly kasi ang base sa experience ako dun sa encounter una yung dine-develop yung sarili mo para higit kang mag-trust sa God. And then, pangalawa po is yung dapat maging part tayo yung sinasabi ng God na Great Commission, na ibig sabihin po dapat mag-share tayo ng gospel. So, sa papanong paraan, ay di nga kailangan mayroong kang kaalaman para ma-share mo ang gospel. Kasi kung wala, papano. So, napakalaking bagay po ang na-experience ko or mga changes na pagbabago sa buhay ko nung mag-undergo ako ng encounter.